requirement sa mga kumakandidato. Kasi laging sinasabi nila yon na, di ba, dito naman, able to read and write, Filipino citizen. Oo, ayan pa nga isang dapat na baguhin. Eh. Na nakikita nyo na dapat na ayusin yan? Oo, dapat ayusin yan. Kasi tumatakbo kang, halimbawa, tatakbo kang presidente. Ang requirement mo lang is at least 50 years old. Hmm. And then, at least ay able to read and write. Napaka ipokritong ano yan, mga requirements. Hmm. Tapos pagka janitor? Pag janitor, kailangan college level ka. Encoder sa office, kailangan college graduate ka. Hmm. O di ba masyado tayong ipokrito eh. Napaka-ipokrito ng ating mga pamamaraan sa mga ganyang bagay. Sabi naman ng ano, iba, undemocratic naman daw. Kung... Ay, yun na nga, yun ang mahirap eh. Hmm. Oh. Dapat sana, apply din nila doon sa mga janitor. At saka isa pa, magpapatakbo ka ng buong bansa. Mm-hmm. Ang requirements mo, able to read and write. Mm-hmm. Ay, kita mo nga si Noynoy Aquino. Mm-hmm. O, di ba? Graduate na yun ng kolehiyo, ha? Pero bobo pa rin sa pamamaraan sa kanyang gobyerno. Di ba? Dapat dyan, at least kung dapat ang maging kung kagaya sa presidente, ang ilalagay ko na kwalifikasyon dyan, ikaw ay dapat ay graduate ng kolehiyo at ikaw ay dapat ay meron ng masteral degree at dapat ikaw ay nakapagsilbi na sa gobyerno sa executive branch ng at least 5 years and another 5 years in any capacity. Mm. So 10 years experience sa government. Mm. Plus yung ikaw ay masteral degree ka, magpapatakbo ka ng bansa eh. Hindi ba ma-discriminate yan ng mga bobo? Hindi naman. Ay, mga bobo, mga yung iba, di ba? Hindi eh, kasi presidente eh. Oh. Oh. Alam mo, naging problema natin yan eh. Kaya nagkanda loko-loko ang takbo ng Pilipinas, kagaya nung isa pang boba na Aquino, si Cory, no? Kaya nagkanda loko-loko ang takbo ng Pilipinas dahil yan sa mga Aquino. Mm. Dahil sa kabubuhan nila eh. Baka mamaya, may 500 pesos ka ba dyan? Ay, yun, alam mo ba, Kuya Daniel, kaya nga ako nagpipretensyon na alisin ang pangalan ng Ninoy Aquino dyan sa airport. At yan ay ibalik sa tunay at una niyang pangalan na Manila International Airport. Ganon din yung 500 peso bill. Mm-hmm. Dapat alisin dyan ang pagmumuka ni Ninoy at ni Cory. Alam mo kung bakit? Ginagamit nila itong propaganda. Gusto nilang lasunin, gusto nilang i-brainwash, gusto nilang i-indoctrinate ang mga tao sa pangalang Aquino. Para kahit na in the future, lahat ng eleksyon, kahit ang isang aso, damitan mo ng tao at pangalanan ng Aquino, ay iyon pa rin iboboto. Tingnan mo si Noynoy Aquino, ano ba kwalifikasyon niya? Bukod sa isa ay anak ni Cory at ni Ninoy, wala siyang ibang kwalifikasyon. Autistic pa nga siya eh. Pero bobo. Pero kaya kita mo, pero bakit tayo nagkaroon ng dap? Ibinoto ng tao. Kasi nga naloko ang mga tao, na brainwash, na indoctrinate. So bobo tao, ganun. Binobo nila eh.